Hi guys, good afternoon. Welcome to Marian'S Diamond Painting Channel. So, ipapakita ko po sa inyo lahat ng mga ginawa ko since po nung nag-umpisa ako mag-vlog ng ating diamond painting. So, ito muna po umpisahan ko si Mama Mary. Ayan. So, kung nakikita nyo po, maraming ginamit dito na diamonds. Almost 44 diamonds po ang ginamit natin dito. Start po natin dito sa taas. Ayan. Kita nyo po color blue. Blue and black po ang motif niya. Ayan. So, makita nyo po, ito po yung unang mga binlog ko na nag-start pa lang po ako sa YouTube po. Ayan. So, ang ginawa ko po ito almost 3 weeks dahil po sobrang dami po ng ating diamonds na ginamit kay Mama Mary. Ayan. Kung makikita nyo po, sobrang ganda po nito in person. So, pinapakita ko po sa inyo to lahat ng aking mga nagawa na at ginagawa pa lang po. Ayan. So, susunod naman natin is yung ating angel. Ayan. So, nabili ko po ito kay Shopee. Lahat po ng aking diamond painting ay binibili ko lang po ito kay Shopee. Very affordable price lang po ito. Ito po ang ating angel. So, hindi po ito full canvas po kasi ang dilagyan lang po natin dito is yung pakpak niya tsaka yung damit. So, as you can see po, ang color motif niya po is pink, violet, and gold. Ayan. So, napakaganda po nito. Yung sa face po nung angel, kita nyo po, wala na po siyang diamonds. Ito lang pong mga damit ang nilagyan ko. Ayan. So, nakita nyo po. Ang ginamit po natin ditong diamonds is almost 8 lang po. So, hindi ko na po napakita sa inyo yung nandito kasi tinakpan ko siya ng masking tape para hindi po masyadong madikit po. Yan. Ang next naman natin is si mother and child. Ayan. Ito naman po is full naman po ito. Full canvas naman po natin itong ginawa. So as you can see po, marami po siyang colors na ginamit. Parang rainbow colors. May violet, may orange, may yellow. So ito po, pinapakita naman po dito sa aking ginawang diamond painting. Yakap-yakap niya po yung baby niya. Ayan. Si mama at si baby. So marami po akong ginamit dito. Full canvas din po ito. Almost 2 weeks ko lang po siya ginawa. Kasi tumatagal lang po tayo sa isang session ng 1.5 hours. Ayan. So kitang-kita niyo po yung hug ng mommy dun sa anak niya. Ayan, full canvas din po ito. So, ang ginawa ko lang po dito is inuumpisahan ko po dito sa taas. Bago po natin umpisahan sa gitna. Dito lang po muna tayo mag-i-start. Tsaka may plastic po kasi ito. Hindi po natin siya pwedeng tuklapin agad kasi masyadong madikit po yung ating canvas. Baka madumihan po. Okay, next one naman po natin is si Mama Mary po ulit. So, lahat po ito, binili ko kay Shopee kasi yung mga karaang buwan nag-sale po sila. So, ito naman po, ginamit ko dito is 11 diamonds for our Mama Mary. So, makikita nyo po dito, light blue ang ginamit natin dito. Tsaka malalaki po yung pearls niya, unlike po dun sa isang Mama Mary natin. Maliliit lang po ang kanyang diamonds. Dito po, medyo may mga kalakihan. Ayan, as you can see naman po, sobrang ganda po ito in person. Ayan. Yung mga dito po kasi, hindi naman po na natin nalagyan kasi wala na po siyang didikitan dito. Kaya, yung mga guided lang po niyang numbers ang nilalagyan natin. No po. Pag maglalagay tayo ng beads, kailangan malinis yung kamay natin, yung workplace natin, maayos, para hindi po madudumihan yung canvas natin. Yan, napakaganda po yan.
So, ang next naman po natin is yung ating peacock. Ayan, si peacock. So, para hindi po maluma yung mga ginagawa natin, yung ginamit po na plastic sa canvas, yun po yung pang-cover natin. Lalagyan lang po natin siya ng masking tape or tape para matakpan, para hindi po siya agad masisira. Ayan, ito naman po, si peacock. Ang color niya po is blue and parang light blue po siya. So, nag-start po tayo dito sa ulo ni peacock. Ayan, para po siyang may crown. Katawan lang po ni peacock ang nilagyan natin dito ng mga diamonds. So, ito po, ginawa ko to 1 week lang. Kasi maliit lang po siya, tsaka hindi po masyadong madami po yung diamonds na lalagyan natin. So, almost saglit lang po siyang gawin. So, ang susunod natin is si Lady Ballerina. Ayan. Si Lady Ballerina naman po, ang size niya is 40 by 50. Ayan. So, as you can see po, ang ginamit nating diamonds dito is 10 diamonds with lots of color po. Ayan. May mga symbols po ito. Pag gagamit tayo ng ating, gagawa tayo ng ating canvas, may mga symbols po ito na susundin natin. Ayan, katulad po nito. So, tatanggalin natin yung plastic para makita nyo siya. So, likod lang po ang ginawa natin. Damit lang po niya. So, napakaganda po nitong frame ng ating ballerina. Ayan. So, may mga malalaking pearls din po siya dito. Yung ibang diamonds po kasi, may mga malalaking pearls po na designated po. Katulad po nito, para ma-distinguish po natin yung damit nila. Ayan, napakaganda po nito. So, ito po, ginawa ko almost 1.5 weeks. Ito pong mga nasa taas na to, malalaki po yung diamonds niya. Ayan, mga design niya. Katulad din po nung kay Mama Mary, may mga design po talaga siya na malalaki. Ayan, ang susunod naman natin is ito na yung ating sea, deep sea. So, ito naman po, ang size niya is 40 by 30. Ang ginamit nating diamonds dito is 20 diamonds. So, mga dark colors po ang mga colors natin dito. So, ito po, parang mirror po ito ng ating moon, and then ito po yung dagat. Ayan, nagustuhan ko po ito. Nabili ko rin to kay Shopee. Ito naman po, ginawa ko almost 2 weeks din po kasi sobrang dark ng colors niya. So, masinsinan po natin ginawa ito. So, ito po yung picture niya. Kung gusto nyo pong makita, ayan po yung actual na pictures niya. Pag binili nyo siya kay Shopee, meron na po yung mga designated na size, tsaka yung design na magusto nyo pong bilhin sa kanila. Ayan. So, next naman po natin is itong sewing shop. Ayan. Sewing shop studio. Ito po yung picture niya. Ayan. Kita nyo po dyan. So, merong makina, may mga sinulit. Ang ginamit po natin ditong diamonds ay 19 diamonds. Ayan, very colorful po ito in actual. So, ito po, napili ko tong design na to dahil very attractive po ito. Pag dinisplay nyo po ito sa mga kwarto, sa mga sala, pwede nyo rin po itong ibenta. So, mataas na po ang price nito pag binenta nyo po. Pero, kung ako po sa inyo, kung collectors naman po kayo at hindi nyo naman po gusto ibenta, pwede nyo naman po siyang ilagyan lang ng frame tsaka i-display. Ayan. Ito po yung makina niya. Ayan. Tapos, ito yung bintana. Ito yung may upuan. Ito yung mga libro. Ayan. So, ginawa ko to almost 2 weeks din po
So, pinakamatagal nyo na pong gagawin ito sa isang araw is isang oras or kalahating oras. Depende po sa inyo kung very addictive po kayo gumawa ng diamonds. Diamond painting. Okay, ito naman po, nabili ko kay Lazada. So, akala ko ito is full canvas. Ang ginamit po natin ditong diamonds is 7 diamonds lang po. Ayan, naka 5D na po siya. So, ibig sabihin po ng 5D, mas attractive po siya kesa po dun sa mga pass natin. Ayan. So, akala ko full details po ang canvas natin. So, ito lang po pala yan, si Penguin. Ayan, ayan lang po ang nilagyan natin. So, yung ibang design, hindi na po natin nilagyan. Kasi naka-picture na po siya. Ayan. Kita nyo po. Ayan. So, ang next natin is yung ating mag-asawang si Lolo at si Lola. Ito yung mga pinaka-latest kong ginawa. Kasi nag-start po vlog is November. Ayan. So, ang size niya is 40 by 30. Ang diamonds na ginamit natin dito is 18 diamonds. Ayan. Nagustuhan ko to kasi maganda yung picture nila tatay at nanay. So, meron ditong sampayan, may poso, ayan, nakandyan si tatay sa batya, pinapaliguan ni nanay, ayan. So, makikita nyo yung pinaka-actual niya is eto siya. Ayan. Pagbibili tayo ng diamond painting, titignan muna natin yung picture nila kung gusto nyo po ba or hindi. Pero ito kasi, pag ginagawa natin, madikit talaga ito. Ayan, oh. Kita nyo, sobrang dikit pa niya. Ayan. Hindi pa siya matatanggal ng biglaan. Ayan, oh. Kasi nga, very sticky. Yung dito sa gilid, akala nyo, walang dikit. May dikit po yan. Kaya masyadong delicate po itong ating diamond painting. Pag nadumihan yung gilid, hindi nyo rin po siya pwedeng basain. Kasi parang tela po ito na may sticky ko, sticky po siya. Ayan. So ito, maraming colors din tayong ginamit. Usually ang ginamit natin is more on greens, blue and light blue and white. Ayan. Naka-post na rin po ito sa aking YouTube channel kung gusto niyo pong panoorin. Next naman po is itong bungalow. Ayan. So, ito po yung pinakamahaba kong ginawa na landscape. So, ang size niya po, sobrang haba niya. So, ito po ang colors na ginamit natin. 22 colors. More on pink and violet naman po. So, andito naman po, ang kinulayan lang natin sa canvas natin is yung puno, yung cottage, yung mga hagdanan, bulaklak, and then the house. Kasi ito po, naka-print out na po siya. Ito lang po ang ginawa natin. Yan. Ito po yung bahay na bungalow. Very, ano po siya, cute. Kita nyo po yung mga bulaklak dito, naka-ano na po siya, printed out na po. Ang ginawa lang po natin is yung bahay. Pero maganda po siyang display. Ayan. Kung makikita nyo po, pag naka-frame na siya, maganda na siyang i-frame. Ayan. Makikita nyo rin po ito sa aking YouTube channel kung gusto nyo pong panoorin. And then, ito na nga po yung pinaka-latest update ko, nakaka-upload ko lang sa aking YouTube channel, ang ating harvest cattle may baka. Ayan. Ito po yung picture niya talaga nandito sa tuktok. Ayan. Ayan. So, ang ginamit po natin dito is 23 diamonds sa ating cattle. So, ginawa ko ito almost 2 weeks din. Ayan. Natapos ko lang siya kahapon. Kahapon ko lang siya natapos. So, ito naman po, very ano lang din, sticky. Tingnan nyo po. Lahat po ng ating diamonds is sticky.
Ayan, oh, yan po yung sinasabi ko sa inyo, na kailangan po laging malinis yung kamay natin kung gagawa po tayo ng ating canvas. Ayan. Kasi may mga corresponding numbers po siya na ididikit po. Kunyari po si letter A. Ayan, number 1. So may mga designated numbers po siyang nandito. Doon nyo lang po ilalagay yung color na yon. Hindi po tayo pwedeng mag-shuffle ng colors kasi hindi po natin masusundan yung pattern kung ano po yung nandito sa picture. Okay po? Tsaka po kailangan may workplace tayo para hindi po nalalaglag yung diamonds kasi may tendency po minsan na talang nalalaglag yung diamonds pag hindi po madiin yung paglagay natin ng ating diamonds. Ayan, katulad po nito. Meron ako ditong mga papakita sa inyo katulad niyan. So, kailangan tayo maglagay ng wax. Ito po yung wax natin. Yan. Ayan po yung wax. So, ito po ang tawag dito is diamond pen. Ito ang tawag naman po dito is tray. So, meron tayong mga designated na mga ginagamit po dito sa ating diamonds. Ayan. Katulad po nito, ito pwede po tayong magdikit ng diamonds na tatluhan. So, paano po natin gagawin yon? Papakita ko po sa inyo. So, kunyari, meron tayong sample dito. Ito po ngayon, ginagawa ko na siya. Nakapost na rin po ito sa aking YouTube channel. Ayan. So, itong Last Supper na to, ginagawa ko na po siya. So, ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano natin siya ididikit sa ating canvas. Katulad po nito isang disciples, natapos na po natin to. Ayan. Tulad nitong ating disciples na green ang color and black. So, ito, maghahanap tayo ngayon ng lalagyan natin, katulad nito, letter G. So, ito po yung mga diamond colors niya. Di ba po, pagka tayo ay nagko-cross-stitch, meron po tayong tinatawag na DMC, yung po yung sinulid. Dito naman po, ito po yung pinaka-modern natin. Ang tawag po natin dito is diamond painting. So, ito po yung DMC color natin and then the designated number. Ayan, si letter G hanapin natin. Ito si letter G, si number 16. So, gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magdikit sa ating canvas, okay? Marami po kasing nagre-request sa ating channel na mag-tutorial. So, ito po, papakita ko kung paano nyo po ididikit yung ating diamond. So, ito po yung number 16. Si 16, si letter G. Ayan, lalagyan natin siya ng diamonds. Ayan. So, ang gagawin natin, hindi natin siya pwedeng idikit ng ganyan lang. So, kailangan i-assemble natin. Ayan. Shake mo siya. So, nasaan si letter G? Ito si letter G. So, start natin. Stick natin si pen and then dikit natin siya ng ayos. Ayan. Uunahin muna po natin yung mga single. Ayan. Para hindi po tayo mahirapan. So, ito, letter G. Ayan. So, nakikita nyo, dinidikit natin si letter G dito sa ating canvas. Ayan. Nakikita nyo po ba nagkakaroon na siya ng kulay. Ayan. Kung gusto nyo naman siya ng mabilisan, katulad nito, tatluhan dito, ang gagawin lang natin is gagamitin natin yung sa likod ng ating diamond pen na tatluhan. Ayan, tatlo na siya, diba? Para mas mabilis. O, diba? Mas mabilis siyang gawin. Ito, mabilis natin idikit. O, katulad nito, aayusin lang natin siya. Ayan. Para hindi tayo masyadong ma-board. Ayan, ito, letter G. So, gagamitin natin yung tatluhan. So, another one, tatluhan ulit.
Ayan. Okay. O, di ba? Very, very easy lang po ang ating diamond painting. Unlike po dun sa dating nakasanayan natin na magtatahi pa tayo, babalik na rin pa natin, aayusin natin. Dito, mas modern way, mas madali. Ah, di ba? Hindi pa sasakit lalo yung mata natin. Kasi hindi na tayo magtatahi. Dikit lang tayo na sa ating diamond painting. Ayan. So, ayan. Nakita niya ba? So, hanggang sa matapos nyo yung letter G, another letter naman tayo. O, kunyari natapos na natin sa letter G. Anong number sa letter G? 16. So, ang gagawin natin, ibabalik natin si 16 dun sa kanyang diamond tray. So, dahan-dahan lang po. Yan. Shake nyo lang siya para mabilis siyang makaano. Ayan. Yung letter naman yung susunod natin, si letter E. Ito si E, si number 14. So, hahanapin natin si 14 sa ating tray. Ito. Kailangan yung mga tray nyo may numbers. Kasi ito, para hindi tayo mawawala. Kasi yung iba, baka mamaya, lagay lang ng lagay sa diamond tray, hindi nyo anong number, hindi natin malalaman kung anong isalagay natin sa canvas natin. Katulad nito, color white. Yan. So, ang gagawin natin, lalagay natin siya ulit dito. So, ito. Ayan, si letter E. So, ayan. O, diba? Mas mabilis siyang gawin. Hindi na tayo mahihirapan maglagay sa ating canvas. Minsan kasi, pag medyo dikit-dikit siya, kailangan aayusin natin siya ulit. Yan. O, diba? Tapos, kung mga isahan, baliktaran, pwede natin siyang gamitin. Ito po yung purpose ng diamond pen natin. May mga drills tayo dito. Pwedeng tatluhan, pwedeng waluhan. Ayan. Kung gusto mo namang waluhan, papakita ko sa inyo, ha? Ayan. So, hanap tayo dito ng, ito, kapulad nito. Ayan. O, diba? So, lalagay natin siya dito. Ayaw maano, ha? Minsan kasi may tendency yung wax gel natin is hindi na madikit. So, ang gagawin lang natin, pag ganyan na hindi na siya madikit, ayan, tatanggalin lang natin siya, babaguhin natin yung wax gel natin. Ayan. Kasi minsan, pag sobrang tagal na nagamit, minsan hindi na siya dumidikit. So, ito yung wax gel natin. Libre ito sa bawat canvas. So, ang gagawin natin dito is ididikit lang natin. Ayan. Okay, ayan. So, nakita nyo, dumikit na siya. So, sasara natin ulit yung plastic niya kasi minsan, nawawala yung bisa ng dikit. Ayan. So, start ulit tayo. Tingnan natin kung gagana na siya. Ayan. So, tingnan natin. Aha. Yan, very sticky talaga siya. Okay. O, ayan, nakita nyo na, ha? Dumikit na siya. Kasi nagpalit na tayo ng gel. Ayan. Wax gel. Ayan. O, diba? So, pwede siyang tatluhan, pwedeng animan, pwedeng waluhan. So, ito yung purpose natin na meron tayong drill pen. Ayan. Ito yung libre niya. So, hindi ko pa ginagamit kasi marami akong ganito na. So, ito yung tinatawag nating pang-roller. So, hindi siya pang-roller ng pizza, pang-roller siya ng diamonds natin. So, kung gagawin natin siya para mas madikit siya, i-roll nyo lang siya. Yan. O, diba? Ito yung pang-lenten season ko. Lenten special season ko na gagawin ngayong March. So, gano'n siya kahaba. Ayan, papakita ko sa inyo kung gano'n siya kahaba. Ayan, ito po yung Last Supper. Ito yung mga disciples. Ayan, so ito palang isang disciples palang yung nagagawa ko.
kasi ka-start ko pa lang siya kagabi. Ayan, napakaganda po nito. Ayan si ating Papa Jesus. So 5D po ito ha. 5D po ang ating background. Ibig sabihin, mas maganda ang ating picture. Ayan, kita nyo po. So ang gagawin lang po natin dito is yung mga damit nila. Kasi may mga picture na po sila. Damit and then yung table. Ayan. Para makita nyo po, itaangat natin siya kaunti. Ayan. So, yan po. Ganito siya kahaba. O, diba? May mga serial number po kasi yan eh. Ito po yung mga product name po nila. Ito yung serial number. Ayan. Ayan po yung tinatawag nila dyan. So, ito. Nabili ko po ito kay Shopee. Magkano ko siya nabili? Nabili ko po siya ng 285 pesos plus shipping. So, nag-sale po kasi dati siyang 800. Ayan. So, eto po, meron naman din tayong ipapakita yung ating mga tools para mas tatabi lang po natin itong ginagawa natin. Ayan, eto naman, ginagamit ko siya pang ano natin sa ating diamond canvas. Para mas makita natin, pag wala kasi tayo nito, madilim. So, hindi natin siya madi-detail kung anong kulay yung dapat nating gawin. Tulad nito, pag wala tayong ganito, binili ko kasi siya para mas magandang tignan pag nagda-diamond painting tayo. Katulad niyan, pag walang ganito, LED light ang tawag dito. So, meron siyang adjustable na kung anong labo o linaw na gusto nyo. Ayan. Nasuswitch on naman po siya. Ayan. O, diba, pag may LED light tayong gamit, mas clear yung numbers. Kasi yung iba, pag malabo ang mata, madilim. Tulad niyan, patayin natin. O, diba? In actual, pag wala tayong gamit na LED light, kailangan natin gumamit ng ilaw na mas clear. Katulad ng mga lamp. Yan. Ito, binili ko siya kay Lazada ng 200 plus ba? Parang ganun po. Yan. Maganda siya. Kasi ano naman po siya eh. Pwede siyang anuhan ng charger. Ayan. So, ang next natin, itong mga ginagamit natin. Ito yung aking lagayan ng aking mga diamond drills. Ayan. So, meron tayo ditong scissors. Meron tayong mga trays. Ayan, napakadami ko ng trays. Sa dami ko pong binibili, hindi na ako kailangan bumili pa ng trays. Kasi sobrang dami na po niyan. Kasi may mga libre po talaga sa mga drills natin na ginagawa. Tapos, meron tayo nito. Ito yung binili ko sa Divisoria na 100 pesos lang po. Ito yung pinaglalagyan ko ng numbers, tinidikit, para hindi tayo mawawala sa ating ginagawa. Kaya meron tayong numbers. Kailangan po natin yung mga numbers na yan. Ito naman po yung ating wax gel. Yan, ginagamit din natin ito. Etong mga plastic na to, nabili ko lang po siya sa Quiapo, around 23 pesos. Mas mahal lang po kay Lazada tsaka kay Shopee. Pinaglalagyan ko po siya ng mga diamonds na hindi na natin nagagamit, unlike po nito. Ayan. Pag natapos mo na siya, pwede mo siyang itabi. Kasi ako minsan, pag kulang yung diamonds ko, kinukulang ako, naghahanap ako ng mas malapit na kulay sa ating canvas para hindi bungi. Kasi minsan, yung diamonds, akala mo madami, pero hindi pala. Katulad nito, yung mga diamonds natin, yung iba puno, yung iba hindi, kaunti lang. So, minsan nagkukulang ng kulay, pangit yung canvas natin pag bungi, diba? Ayan, meron pa ako ditong diamond pen na may ilaw. Yan, nabili ko rin to kay Shopee.
So, kailangan natin ng marker para sa ating diamond tray. Yung mga numbers, lalagyan natin siya ng numbers. Yung iba, dinidikit yung numbers na lang. Ayan, napakadami ko pong drill pen. Ayan. Yung mga drill pen, yung iba, single lang siya. So, ito, one lang po ang pwede nating idikit. Ito naman, pwede siya sa limahan, animan. Ayan, nakita nyo po ba? Ayan. Nagkakasama po yan. So, ito may dalawahan, may tatluhan. Ayan. So, marami na po akong na-invest sa aking diamond painting kasi mas gusto ko po na organize po tayo sa ating diamonds. So, ito, may mga tweezer tayong libre ito dun sa nabili ko kay Mama Mary. Yan. Ito, libre din yan. Marami na ako nakuha na mga free. So, meron pa akong binili dito. Ayan, katulad yan. May mga trace ako, may number na. Ililabel mo na, nakalabel na siya. Lalagay mo na lang yung diamonds mo dito. Para hindi ka mahirapan. Ito, binili ko to kay siya, Lazada. Lagayan ng mga tray. Yan. Kung para hindi siya masyado magulo. Yan. Pwede mo siya paglagyan ng mga tray, yung mga drills mo. Yan. So, ito, binili ko to. Kala ko sobrang kapal. Yung pala manipis lang. Para lang siyang foam. Ayan, malambot lang. So, ginawa lang to ng asawa ko. Nilagyan lang niya ng pampatiga sa likod. Ayan. Okay. So, marami na tayo dapat, pag gagawa tayo ng diamond pen, hindi naman po natin kailangan gumastos ng todo-todo. So, ako lang po kasi, ini-invest ko lang po ito dahil sa aking channel. Para po may pagdating ng panahon, meron din po tayong naitatabi sa ating sarili. Ayan, katulad po nito, may excess. Yan si number 2. Puro black. Yan, nilagyan ko lang po siya ng number 2. Ayan, kasi marami po talaga siyang kulay. Ayan, pag nakita nyo siya, oh yan. Ayan. So, aayusin natin yung ating mga gamit. So, papakita ko na lang po sa inyo yung ating ginagawang diamond painting. Ayan, ibabalik ko sila sa upper. Eto, binili ko rin siya. Yan, binili ko rin yan. Babalik natin si diamond painting na Lisila Supper. So, gagawin natin yung ating canvas. Para makita nyo po kung paano natin ginagawa. Ayan. So, isasaksak lang natin yung ating LED light. Sasaksak natin yung LED light natin. Mali ah. Yan. Ayan. So, gagawin natin. So, kailangan yung kamay natin malinis palagi. Para hindi madudumihan yung canvas natin. Okay? Ayan. Si number 14 yung ating nakuha kanina, di ba? So, letter E. So, magdidikit tayo ngayon. Ayan. So, letter E. Ayan. Yung iba naman po na nagawa ko na is meron ng bumili. So, hindi ko naman po siya binibenta totally. So, yung iba po na gustuhan yung gawa ko, binili po sa akin.
So, pwede nyo rin po siyang pagkakitaan. Yan, didikit lang natin. Yan. So, kailangan maingat tayo sa paglalagay natin. Tsaka, huwag nyo po nga hawakan yung very sticky po kasi ito, ang tendency po, madudumihan po yung ating canvas. So, hawakan nyo lang po yung gilid-gilid. Yan. So, ayan po yung mga ginawa natin since day one. Ayan. Unahin ko po yan ulit si Mama Mary. Ayan. Since day one po, yan po yung mga ginagawa natin sa ating pagbablog, sa ating diamond painting. Ayan. So, madami-dami na po akong nagawa. So, kung ipapaprint po natin, medyo magastos lang. So, naghahanap pa po ako ng alternative na pwede nating gawing frame dito sa ating canvas. Ayan, kita nyo naman po, di ba? Napakagaganda. Ayun. Ayan, yung mga ginagawa natin. Ayan, ito yung ating pang-Lenten season. Ayan. So, nakikita nyo po yung ating LED light. Kung ano lang po yung ginagawa natin, yun, dun lang po tayo mag-iilaw para mas malinaw po yung mga numbers niya. Ayan, nakita nyo po, mas malinaw yung numbers niya. Ayan. Ayan, gagawa tayo ha, para mapakita ko sa inyo. Ayan. Hindi natin kasi maiwasan minsan nagkakalaglagan yung mga diamonds natin. Kaya kailangan maingat po talaga tayo. Ayan. So, ito po, ang letter niya is letter E. So, ang number po niya is number 14. White color po ito, ha. Ayan, mabilis lang po siya. Basta susundin nyo lang yung mga guided colors niya. Hindi po tayo mahihirapan gawin ang ating diamond painting. Ayan. So, ibahin naman natin yung color. So, tapos na tayo sa letter E. Dito naman tayo sa number 5. So, babalik lang natin siya.
So, pagbalik, dahan-dahan lang. Kasi magsasabog-sabog din yan pag hindi natin dinahan-dahan. Ayan. Katulad yan, may naiiwan pa sa taas. Okay. So, anong number yung number 5? Is number 5 din. Hanapin natin si number 5. Ayan, si number 5. So, konti lang. Ayan. Pag kailangan natin ulit mag-refill, pwede naman natin siya lagyan ulit. Ayan, number 5. So, asaan si number 5? Katulad niya, nalalaglag agad. Ayan, si number 5. Ayun. Dahan-dahan lang po. Pagka hindi na siya masyadong madikit, automatic yan, magre-refill ka na ng wax mo sa ating diamond pen. So, ipapasok mo lang po siya dyan, didiinan mo. Ayan. So, pag may butas na siya, meron na siya ulit yan. Minsan ako dinodouble-double ko kasi minsan hindi tumatapos ng todo. Ayan. Nalagyan lang natin siya. O, diba? May ibang color na siya. So, kung gaano kayo kabilis, matatapos nyo agad yan. Pero ako kasi, hindi ko natatapos agad to. Kasi may mga detalyadong mga colors ang ating diamond canvas. Ayan. Pag namali ka dito ng isa lang, iba ng kulay yung ano, pangit na po siya tignan. Kaya kailangan titignan natin yung mga color color numbering po ng ating diamond painting. Ayan. So, ito, tapusin lang natin yung number 5. O, diba? Tatluhan na to, ha? Tatluhan na yung ginagawa natin. Para mas makita nyo, yan. O, yan, tatlo yan, ha? Tatlo. So, ilalagay natin siya dito sa tatluhan. Yan. Thank you.
months, 18 months.
Yan. So, natapos na po natin yung isang damit ng disciples. So, maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng aking Marian'S Diamond Painting Channel at sana po wag po kayong magsasawang manood ng aking channel at marami pa po akong i-upload na mga bagong diamond painting. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers ko na palagi pong nanonood sa aking channel at hindi po kayo nagsasawa na makita ang aking mga obrang ginagawa ng aking channel. Ayan. Maraming salamat po. And thank you po more on diamond painting po tayo. Salamat po.